Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Silinder! Nasa silinder! Umalis na tayo dito, sasabog tong patnubay. Oh, papatay mo lang tao dito! Dapat lang silang mamatay! Narito na ng ating mga karagdagan na aabangan bukas sa Abot Kamay na Pangarap. Dito nga nakikiusap itong si Doc Carlos Benete sa isang lalaki na kung may alam nga ba itong maririntahan na speedboat dahil gusto daw niyang i-surprise ang kanyang pamangkin sa birthday na i-celebrate daw. At dito naman na sinabi ng lalaki ito na susubukan daw niyang pakiusapan itong kanyang boss kung papayag nga ba ito. At hindi rin nagtagal ay agad naman na pinuntahan dito ni Carlos ang lugar kung saan naroon nga itong yate. Samantala, matagumpay naman nakaligtas itong sina Annalyn at Justin dahil sa kanilang nakita na mga may nangingisda at naglalakbay. At dito nga na humingi ng tulong itong si Justin at agad naman silang tinulungan sa mga mangingisdang ito. Subalit ay hindi pa nga nila masabing ligtas na dahil naubusan nga ng gas itong kanilang bangka na sinasakyan. At kinakailangan na makarating nga sila dito sa patag ay kinakailangan nga nilang magsagwan. At no choice na nga itong sina Annalyn at Justin kundi magdasal at manalangin na sana walang mangyaring masama dito sa kanilang mga magulang. At dahil dito, ipinaghiwalay naman dito ni Moira, itong sina Lynette at Giselle at ng iba pang mga kasama nito. At dito naman nakiusap itong si Giselle sa isang tauhan ni Moira na handa nga daw siyang magbigay ng malaking pera kapalit ng kanyang kalayaan at palalayain daw sila. At dito naman madaling makausap ang tauhan ni Moira dahil mukha din naman itong pera, kaya pumayag din ito sa gustong mangyari dito ni Giselle. Kaya nang tangkain na sanang tanggalan na pagkakatali itong si Giselle, ay dito naman na dumating ang isang tauhan dito ni Moira at tinutukan nga ng baril itong tauhan at pati na rin itong si Giselle. At sila nga ang dalawa ang naglaban dahil hindi nga naniniwala itong tauhan ni Moira na bibigyan nga sila ni Giselle ng malaking halaga hanggang sa nakawala na nga sa pagkakatali itong si Giselle at agad naman niya na hinanap itong si Lynette at natagpuan naman ni Lynette itong mga kasama. At bago nga ang lahat ay dito naman na natagpuan din ni Carlos Benitez itong si Moira at nasaktan nga niya ito at tinanong kung nasaan nga daw itong si Lynette. At ang sagot naman dito ni Moira sa kay Carlos na dapat lang daw silang mamatay at maya-maya ay sasabog na nga daw ang barkong ito at kinakailangan nga daw nilang makaalis. Subalit bago nga sasabog ay dito naman dali-daling hinanap ni Carlos ang kinaruroonan ni Lynette at matagumpay naman niyang natagpuan dahil narinig niya ang boses dito ni Giselle na humihingi nga ng tulong. At sinipa nga dito ni Carlos itong pintuan at nabuksan nga at dito sinabi ni Carlos kina Lynette at Giselle na tumakas na daw sila at tumalon sa dagat bago pa man sasabog ang barkong ito. At dito nga inako ni Carlos itong bumba dahil ito daw magiging kabayaran sa kanyang mga kasalanan na nagawa nga dito kay Lynette at sana mapatawa daw niya ito at nalungkot naman itong si Lynette sa mga pangyayaring iyon. At nag-aalala naman ng husto itong sinatsang Susan at Diyosa nang mabalitaan nga nila dito sa Coast Guard na na-hardjack nga daw itong kanilang yate na sinasakyan. At ang nang-hardjack ay walang iba kundi itong si Moira. Kaya nag-aalala itong mga taong ito dahil hindi nga nila alam kung ligtas nga ba itong sina Lynette ngayon at si Giselle. At dito naman nalagay sa alanganin itong buhay ni Zoe dahil sa hindi nga siya tinulungan dito ni Dax nang humingi nga ng tulong itong si Zoe sa kanya. At lalo pat ayaw daw kunwari na ma-involve itong si Dax dito kay Moira dahil alam niya na kamumuhian nga daw siya dito ni Zoe kapag aamin siya na may kinalaman siya sa plano ni Moira dito kina Annalyn at Lynette. At dito naman na tumalab itong pakunwari na paawa effects dito ni Dr. Enriquez kay Moira. At nauto nga niya ito at agad na tinanggalan niya ng pagkakatali itong si Dr. Enriquez. Kaya yun ang dahilan na nakatakas nga ang mga ito. Dahil nagtulong-tulong nga silang bugbugin itong mga tauhan ni Moira. Subalit dahil may mga armas nga silang madala,
At dito naman kinuha ni Doc Lendon Javier ang hawak na baril sa isa sa mga tauhan dito ni Moira. At dito niya hinampas itong si Moira kaya nakakatulog at dito nakakuha sila ng lakas ng loob upang makatakas at hanapin nga itong si Nalinette at pati na rin itong si Giselle. Dahil hindi nga nila maisip na totoo nga ba itong sinabi ni Moira na wala na nga ba itong sina Annalyn at si Justine. At hindi pa rin tumitigil na nagdarasal ang mga mahal sa buhay dito ni Annalyn na sana makaligtas daw ang mga ito. At dito naman na ibinalita ng FX Hospital kay Doc RJ na may nangyari ngang masama dito sa kanyang anak na si Zoe Tanyag. At dapat umuwi na nga itong si RJ upang matulungan nga itong kanyang anak na nasa critical nga ang kalagayan ngayon. At hindi pa rin nagkakamalay mapahanggang ngayon itong si Zoe. Kaya sino-sino nga ba ang mapapanganib at masasawi dito nga sa gagawin ni Moira sa kanila? Kaya yan naman ang ating pakatutukan bukas mga kapuso, dito lamang yan sa Abot Kamay Story. Yan lang po at marami pong salamat muli sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel. At sana huwag niyong kalimutan i-like at i-subscribe ang channel na ito. Hanggang bukas, bye-bye!